Ayan, magandang gabi po sa aking mga subscribers, followers at itong mga viewers ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon po sa oras na ito ay asahan nyo na po yung swerteng darating sa inyo. Pagpalain po kayo. At yan po ay darating na sa lalong madaling panahon. Ang lahat ng mga subscriber ko ay suswertihin. Katunayan, mayroon ako isang subscriber na nanalo na ng loto. Kahit hindi siya tumaya ng loto. Oh, paano nangyari? Mamaya ipapaliwanag ko. Mayroon din namang isang subscriber ko na nanalo ng waiting na hindi naman tumaya ng waiting. Yan po ang sinasabi ko na lahat ng mga subscriber ko ay suswertihin. Ngayon po, sasabihin nyo ngayon, puro kayabangan na naman ito sinasabi ko, papaanong mananalo ng loto na hindi tumataya? Ganito po ang paliwanag niyan. Totohanan po ito eh. Yung isang subscriber ko na nanalo ng loto na sinasabi ko na hindi tumaya, ay nung isang araw lang, nung lumabas siya, pumunta ng nagliwalay sa SM, ay nakapulot siya ng isang bundle na pira. So, ibig sabihin, kinonsider na natin na nanalo na siya ng loto kasi nga napakalaki yung napulot niyang pira na bundle-bundle. So, ngayon, kaya siya nanalo ng loto na kahit hindi siya tumaya ng loto. Yung isa naman, na sinasabi kong nanalo ng waiting, ay, ayun, nakapulot din siya ng quintas na nagkakahalaga ng 500,000. So, yun po ang sinasabi ko. Na yun pong mga hindi pa nakapag-subscribe, kung gusto nyo rin pong swertihin kagaya nitong aking mga subscribers na, ay mag na po kayong magdalawang isip na ipindutin nyo na lang po yung subscribe. Tapos yung notification bell all para po lahat ng mga i-upload kong mga video ay manonotify kayo. Yan po lang yun. Ganun lang po kasimple. At lahat po ng may mga sakit dyan na aking mga subscribers, lahat ng anuang problema ang inyong pinagdadaanan ay lilipat na po dito sa mga demonyo na nandito sa administration ito. Yan po. Asahan din po ninyo yan na lahat ng mga problema nyo, sakit, cancer o ano po man, malilipat na po sa kanila. Wala na po kayong intindihin. Yan po. At dito po sa madalas kong sinasabi, sa lahat ng mga smuggler, lahat ng mga magdanakaw, lahat ng mga criminal sa administration ito, mamatay na kayong lahat. Ayan po ang parati ko nilang sinasabi rito. So antayin lang natin yung magiging balita, baka bukas makalawa may maibabalita na dyan na patay na yung isang smuggler dyan. O, ganun lang po yun. So, mamaya ko po ipapaliwanag kung bakit po ganito ang attire ko ngayon. At tapusin ko lang po muna itong introduction ko na ito na mga si Bubuyog at saka itong si Goryo at yung isang King Koy pa dyan, malasin na kayong tatlo. Yan po. Kaya tuloy-tuloy ang kamalasan na darating sa inyo hanggat hindi nyo binabago yang inyong pag-uugali dyan na kumunan dyan kayo, kayo ang nagpapatupad ng batas. Sige, okay na yan. Sa inyo na yan. Ipatupad nyo ang batas, kayo ang magpapatupad ng batas, ako naman ang magpapalaki ng inyong mga bayag. Oh, ganun lang po yun. Oh, kasi nandiyan kayo, wala naman kayong magagawa. Kayo ng batas dyan eh. Ipatupad nyo ang batas, pero ako ngayon ang nagpapalaki sa inyo ng bayad. Mga matakot na kayo. Sinasabi ko. Okay, anyway. Sige, bakit ako naka-uniforme ng ganito? Ay, gusto ko lamang po kasing ipaalam dito kay Goryo. O, diretsuin na natin kay Katapang. Na
Yung sombrero niya ay para lang doon sa naging naging general daw siya kuno. Naging general na walang alam. Yan. Ang pagkakaiba namin ngayon ay piloto ako. At ang hinawakan kong eroplano, hindi eroplano kundi fighter jet. Yan po. Kaya po ganito po ang uniform ko. Nakikita po yan dito sa tatlo sa apat na bar. Yan po yung piloto. At fighter jet po ang aking expertise. Yun po yun. Ngayon, dito naman tayo ngayon sa mga papel. Ang sabi nga nila, ang daigdig daw ay isang malaking tanghalan na sa bawat nilalang ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Ayan po, totoo naman po yan. Kaya tingnan nyo ito si Katapang. Ang papel na ginagampanan ito, magtanim ng kabayo, magtanim ng redors, magtanim ng sawa, magtanim ng kambing, magtanim ng baka, magtanim ng kabayo. Yan ang papel na ginagampanan ito. Pero, ang totoo niyan, kung nagkaroon niyan siya ng sombrerong ganito, dyan sa AFP, ay dahil lang sa kabarilan niya si Noynoy Aquino. Kaya naging four-star general yan. Yun lang po yun. Pero totoo niyan, wala pong alam yan. Oh. So yun ang pagkakaiba namin. Dahil siya, nagkaroon siya ng ganitong sombrero na wala siyang alam. Ako, nagkaroon ako ng sombrero ganito, nagkaroon ako ng ranggong ganito, fighter jet ang ino-operate ko. Ngayon, gusto niyo nga mapatunayan, mag-research na lang kayo. Kung sino yung pinakamahusay na nag-exhibition noong kasagsagan ng Afghanistan. Oh, isa po ako doon sa nag-exhibition. Oh, yun po yun. Alam niyo po, i-research niyo. Kaya hinahamon ko dahil nga kaya natin panindigan kung ano yung mga sinasabi natin dito. Hindi kagaya nitong mga ito na walang ibang alam gawin kundi yung gumawa ng istorya, gumawa ng drama, gumawa ng fabricated story. Yan po. Ngayon, ang papel naman na ginagampanan nitong si Abalos at saka nitong Sirimulya, yun na. Para bang kung sino ba nakarating sa inyo sa Thailand, doon po kasi marami, ito walang pagkakaiba, ito ugali ni Rimulya at saka ni Abalos. Yung bang mga restaurant doon sa Thailand, yung ituro mo, pipretuhin ko para sa iyo. Nandyan po yan. Isang street po yan dyan sa Thailand na kung saan yung mga sawa or mga kubra ituro mo, iihawin nila or ipapride sawa nila para sa iyo. Ganun yon. Walang pagkakaiba dito kasi nga, ituro mo, kakasuhan nila. At ito yung walang pagkakaiba, yung gusto lang nilang mailagay si Katapang dyan sa Bucor na yan, itinuro nila sa bantad, ngayon kinasuhan pa nila. Ganun lang kasimple. Kaya ito yung mga papel na ginagampanin ito, mga papel diliha. Yan po yan. Kaya, sa totoo lang talaga, hindi ako makamove on. Dahil nga, unang-una talaga, yun nga sinasabi ko, na para bang tinanggalan na nila ng trabaho, ha? Ginawan pa nila ng isyo, dinimanda pa nila, at ngayon, pinapasoko pa nila na wala namang hindi pa siya convicted or hindi pa siya napapatunayang nagkasala doon sa ibinibintang na kasalanan niya. Yan tayo eh. Kaya uulitin ko lang sa inyo. Dahil kayo naman nandyan, wala kami magagawa. Kayo ang magpatupad ng batas, ako naman ang magpapalaki sa inyo ng bayad. O, yan po. Nakakakuan lang kayo. Yan. Ay, nako, ayawang ko lang sa inyo. Yan po. So, ngayon, naintindihan nyo na kung bakit ako nakasuot ng ganito. At
Ayaw ko namang uulit-ulitin dito, baka sabihin nyo naman, napakayabang ko naman. Sige. Kaya, yun ang ako kaninyo. Kung tutuusin, ha, ako ang kailangan ng bayan. Bakit? Kasi nga, ya ang expertise ko magpalipad ng jet fighter. Oh, kung tutuusin nga yan, babagsakan ko lang yung China na yan, ewan ko na lang. Oh, pero hindi ko gagawin yan. Dahil unang-una, nakikita ko dito, bakit ko kayo pagtatanggol, ay mga buang naman kayo lahat. Tanggalin nyo muna yung mga inaakasun nyo kay General Bantag at lahat, sinasabi ko, lahat ng mga kailangan nyo na ma-resolve ang problema dito sa Pilipinas, sa sinasabi ko sa inyo, nag-o-offer ako, kayang-kaya kong i-resolve yan kahit na anong pamamaraan yan. I-withdraw nyo lang yung kasong kinuhan nyo kay Bantag. Dahil unang-una, bakit ko sinasabing i-withdraw nyo? Kasi wala naman talagang sapat na ebidensya kayo. Wala naman talagang sapat na katwiran o ano pa mang pwede niyong ipakita na talagang itong si Bantag na ay guilty na. Ginilty niyo na agad yan eh. Hindi pa nadidinig ang kaso nito, guilty na agad sa inyo eh. Oh. Kaya mararapat lang na yun ang sasabihin ko sa inyo na kayo kasi ang nandiyan sa position eh. Kaya wala kaming magagawa dyan. Pero, kung tutuusin, ha? Naku, napakadali niyong walisin kung tutuusin. Ha? Iangkas ko lang si Bantag sa fighter jet ko. Tapos sasabihin ko sa kanya, ito lang ang pindutin mo. Wasak na kayong lahat. Oh. Mag-isip-isip kayo. Pero hindi ko gagawin yan. Depende kung ano yung takbo ng panahon. Pero ang sinasabi ko nga sa inyo, huwag nyo nang ituloy. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, na kapag katinuloy ninyo yung mga ganyang akusasyon, yung mga ganyang pagkataso, masisira ang buhay nyo. Yun ang madalas kong sinasabi rito. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ako, alam ko ang sarili ko, mayroon akong kapasidad na kung sinabi kong lumaki ang bayag mo, lalaki yan. Kung sinabi kong mabubuldat yung mata mo, bubuldat yan. Kung sinabi kong lalaki ang tiyan mo, lalaki yan. Oh, natatandaan nyo kahapon yung uploaded video ko. Ha? Di ba't sinabi ko, tatlong kurso ko? Ngayon, alam niyo yung isa. Dahil hindi ko naman binabanggit yung isa eh. Di ba? O, alam niyo na ngayon, yung isang kurso ko, ito na nga, piloto. O, yung isa, malalaman niyo balang araw, pero yung isa, yun ay yung nakakatakot na sinasabi ko. Nakakapangilabot. Dahil kung na, kung gagawin ko kayong mga suma, puro mga ahas yung nga buhok ninyo, mga kwan kayo, ayawan ko na lang sa inyo. Pinag-aaralan yan. Ha? Para malaman nyo, mag-research kayo, ang pinakamahusay na eskulehan ng mga ganyan sa Britanya. At yan ay pinagkagastusan ko. Hindi ko akalain kung bakit kinuha kong kurso yan. Yun, yun pala ngayon ay pwede ko palang gamitin sa inyo. Oh. Hindi naman basta-basta ginagamit yan eh. Ang sa akin lang dito, kung makikita kong ang isang tao agrabyado, doon palang papasok yan. Para ano pa yung ginastos ko kung hindi ko gagawin yan na alam ko naman na inosente yung tinutulungan ko. Tingnan nyo rito kaya Tibis at Digamo. Mayroon ba ako sinasabi dyan? Na may tutulungan ako? Wala. Kasi alam ko.
Alam ko yung mga politikong yan, iisa lang ang likaw ng bituka ng mga yan. Ang mga likaw ng bituka niyan, iisa ang direksyon, yung dulo. Ang dulo niyan, kung papaanong magnakaw sa kaban ng bayan, kung papaanong gumawa ng mga illegal, kung papaanong pumatay para masulo nila yung kapangyarihan dyan sa kanilang bayan na nasa sukupan. Iyan ang mga likaw ng bituka nitong mga politikong ito. Kaya may narinig kayo na may kinakampihan ako? Wala. Kasi nga, pare-pares na sinasabi ko nga rito, magpatayan na kayong lahat. Total, mga demonyo naman kayong lahat eh. Oh, di ba? So, dito kay Bantag, kaya ganito na lang ang pagkakampi ko rito dahil unang-una sa simulat sa pool na iprinisinta ninyo, Antimano, anong sasabihin ng isang kingkoy dyan nang sasabihin, sumuko ka na. Pinapasuko nyo na, na wala pa namang kasong na ipapile o wala pa namang conviction, hindi pa siya nahahatulan, pinapasuko nyo na. Hindi ba't katangahan yung ganyan? Oh. Yan yung sinasabi ko sa inyo na puro katangahan yung mga alam ninyo. Akala yata ninyo lahat ng tao sa inyo susuko. Lahat ng tao sa inyo ang akala nyo mga tanga. Ay samantalang ang hindi nyo alam, alam namin na kayo dyan ang mga certified tanga. Ganun po yun. So ngayon, yun namang tawag ng tawag sa akin. Ah, 10 beses ngayong araw na ito, may tumatawag at 10 beses na receive ng secretary ko. Yung sinasabing tumigil na raw ako. grabe. Anong titigilan ko? Ha? Kung kayo ay mananakot sa iba, huwag ako. Kung ang tatakotin nyo si Tibis lang ang tatakotin nyo. Huwag ako. Dahil kahit kailan, hindi ako, walang takot ini. Ha? Kung gusto niyo mag-quote pa ako rito eh, baka pag mayroon ako mga binanggit dito, manginig kayo. Pero hindi pa ngayon. Dahil yung mga ganyang nagbabanta-banta na yan, yan yung mga duwag. Sinasabi ko sa inyo. Ha? Doon na lang sa pagpapalipal ng jet fighter. Fighter jet na yan. Doon nyo nakikita, doon nyo makikilala ang isang tao na kahit kailan ay hindi inisip kung mabubuhay pa siya o hindi. Tapos ngayon, tatakot-takotin niya ako. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay kumakain ng hollow blocks, yan, pwede ako matakot sa inyo. Pero kung hanggat kanin lang din naman ang kinakain ninyo, hindi nyo ako kayang takotin. Simulan nyo, tatapusin ko. Kahit sino pa kayo. Ngayon, nagagalit kayo dahil napupuna kayo, ay talaga namang mga tanga kayo. Hindi ba? Hindi ba't katangahan yung ituro niyo si Bantag na siya ang mastermind dito kay Percy Lapid? Ay samantalang, kung tutuusin, panoorin niyo yung kay Percy Lapid. Pinanood ko lahat eh. Yan kay Percy Lapid na yan, anong sinasabi niya? Maging kay BBM. Anong sinasabi niya? Napapaligiran na si BBM ng mga lahat ng mga klaseng mga masasamang tao. Holdupper, smuggler, lahat na. Criminal, nandiyan sa video ni Percy Lapid. Hindi ko na
Hindi ko na kailangan ditong i-play pa para mapatunayan ito sinasabi ko. Dahil dito, wala naman ako ritong sinasabi na hindi totoo. Oh. Hindi ako pwede magsalita rito na wala akong ebidensya. Ayan, nandyan. Panoorin nyo lang. Pero si Lapid, Lapid Fire. Panoorin nyo dyan. Siya nagsabi dyan na yung mga nakapaligid kay BBM, puro mga smuggler, puro mga kawatan, puro mga demonyo. Oh. Sino ang mga nandiyan ngayon? Di kasama na ito si Remulla, Katapang at itong si Abalos. Diba? So ngayon, tapos si Bantag lang ang pinipinpoint nyo? Si Bantag lang ang kayang-kaya nyo ituro? Mga putang mga kambing kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Wala kayong ginawa, diyan kayo magagaling magturo. Diyan kayo magagaling sa katangahan. Oh, di ba? Huwag akong tinatakot ninyo. Dahil ang sinasabi ko nga sa inyo, para, kaya nga yan sinasabi ko eh, panoorin nyo yung mga video ko. Dahil may video ako dyan, ha? Natingnan ninyo itong likod ko. At makikipagpustahan ako. Oh, ipustan nyo ng lahat. Barilin niyo ako dyan sa Lunita. Magpapabaril ako. Ngayon, pagka hindi tumago sa akin yung bala ng baril ninyo, ay malamang-lamang, ako ang babaril sa inyo. Sige. Kusino man yung nagpatawag na yan, na 10 bisis na-receive ng sekretary ko yung tawag na yan ng pagbabanta sa akin, ngayon, ito ang katunayan na hindi ako titigil. At ipakita ko sa inyo na hindi nyo ako kayang tatakot-takutin lang. Mag-sit kayo ng oras, mag-sit kayo ng araw. Pupunta ako dyan sa Lunita. Kahit anong klaseng baril ang ibaril nyo sa akin, magpapabaril ako. Pero, pagkatapos nyong barilin ako, ako naman ang babaril sa inyo. Yun ang sinasabi ko. Kahit sino pa sa inyo. Oh. Like na po itong video ito para mapanood itong mga nagde-detrit sa akin. Oh. Share na rin po. Para malaman nila na ako na ang naghahamon dito ngayon. Nagpasabi lang kayo kung saan. Tatalikod ako. Kahit saan posisyon. Kahit ilan pa kayong babaril sa akin. Ang problema, pag hindi tumagos yung balang ipinambaril nyo sa akin, ako naman ang babaril at sisiguraduhin ko dadapa kayong lahat. O, magpustahan na tayo. Ipostan nyo na ang buong Pilipinas sa kung sino man, at alam ko na taga-gobyerno lang din yung mga tumatawag na yun sa nagbabanta sa akin dahil dito sa mga puna ko na ito, huwag nyo akong titigilan magpuna sa inyo. Huwag nyo akong patitigilin dahil talaga namang mga kawatan kayong lahat. Talaga namang mga sindikato kayo. Tapos ngayon patitigilin nyo ako. Mga sindikato kayo. Ulit-ulitin ko yan. Smuggler kayong lahat yan. Huwag ako. Hindi yung... Kung meron kayong mga tinatakot at nanahimik, sila yun. Ako hindi. Habang tinatakot nyo ako, lalo akong sasarga. Baka hindi nyo alam ang moto ko. Ang hindi nyo alam ang paninindigan ko sa buhay. Hindi nyo alam kung ano ang prinsipyo ko. Na habang nasusugatan, habang tinatakot-takot nyo lang, nandito tatayo at maghahamon pa sa inyo. Mga ungas kayo. Oh.
Yan bang si Noli de Castro, mayroon bang ganitong alam ba niya magpalipad ng fighter jet? Hindi. Sigurado ako, ang alam lang niya siguro, Saranggola, baka hindi pa niya alam pare-pare ng Saranggola. Napanood ko kasi yung interview niya kay Atty. Balisong eh. Nakala mo kung sino kung nag-i-interview ito? Akala mo napakasiga mag-interview? Hoy, sino ka ba? Naging vice president ka lang na isa kang walang laman ng ulo. Kagaya nitong si Cousin na ito. Puro hangin ang laman ng ulo. Tapos ganyan ang inasal mo. Napanood ko kasi yung interview niya kay Atty. Balisong. Akala niya siguro kung sino siya. Ay samantalang, ha? Uulitin ko lang ulit. Siya ang nagkiklaim na taga Mindoro. Ha? Ay taga Mindoro ako. Ang pagkakaalam ko sa Mindoro, kapag ka ang mukha mo bukbukin, ha? Mga dayo lang yan. Dahil dito sa amin sa Mindoro, walang bukbukin ang mukha. Tingnan yung mukha ni Noli de Castro. Ibig sabihin, hindi taga rito sa amin yan sa Mindoro. Dayo lang yan dito. Akala mo kung sinong nag-i-interview kay Atty. Balisong? Te, panorin nyo lang, search nyo. Talagang manginginig kayo sa galit. Oh. Akala mo, di ba? Ano ba ito? Walang pwedeng magsiga-sigaan sa akin, sinasabi ko sa inyo. Dahil harap-harapan, pwede kong sungalangalin ang mga bunganga nyo. Ha? Isa rin yung vlogger na yun na kwan. Isa rin na patay gutom. Sino ba na ba yun? Na kinukontent, para lang daw magkaroon ng content dito kay Bantag. Sinasabi ko sa iyo. Nakalagay sa description ng YouTube channel ko. This YouTube channel is created just for helping people. Yan ang description ng YouTube channel ko. At meron din ako mga videos dyan na kung saan ay kung magpa-premyo ako, lalo na nung parating ang Pasko, dyan makikita na yung mga live call. Sa live lang po yun. At may mga pinamimigay din akong mga relo. Wala pa akong sahod dyan that time sa YouTube channel kong ito. At ang sinasabi ko dyan, kung magkaroon man ako ng sahod dito sa YouTube channel ko, lahat ito hindi sasayad sa kamay ko. Dahil unang-una, hindi ko kailangan ang pira na kikitain dito. Ang sinasabi ko dyan, sa inyo, mga followers ko, mapupunta yan. Bakit? Bakit ko sinabi yon? Dahil itong kikitain dito, mayroon akong project. Project ito ng mga followers ko, viewers ko, at mga subscribers ko. Sa kanila ko ipapangalan yung gagawin kong tulay na ang magbibenepisyo lahat ng mga Pilipino. Yang Kalapan, Batangas na yan. Oriental Mindoro, Kalapan, Batangas. Yan ang gagawin ko ng tulay dito sa sasahuring ko kung meron man dito sa YouTube channel ko. So lahat yan makikinabang dyan, mga taong bayan, hindi kagaya nitong mga politikong ito, walang ibang inisip nito kung papaanong magdakaw. Ay ako ang iniisip ko kung magkaroon man ng sweldo rito sa YouTube channel ko nito, ay ipapagawa ko ng tulay para magagamit ng ating mga kababayan. At yan ay nakapangalan lahat dito sa aking mga subscribers, followers at viewers. Yan yun. Kaya paulit-ulit ko yung sinasabi. Kaya yung isang vlogger na nagsabi na just for kinontent lang namin si Gerald Bantag. Kung kinunting ko si General Bantag, yun ang totoong nasa puso ko. Yun ang totoong nasa damdamin ko. Yun ang totoong nakikita ko sa mata ko.
Maling mali kaya doon kaya ko kinakampihan yan. Hindi ko nga alam na may kwan eh. Na may sahod dito sa YouTube eh. Basta nung create ko yung YouTube channel ko na yan. Doon sa nagsimula yan doon sa napanood ako dito sa mga hearing din sa Senado sa Kongreso. Kaya ako nag-create ng YouTube channel ko. Pero hindi ko alam na mayroon pang sahod yan. Kaya ang sinasabi ko, kung mayroon mang sahod na makukuha dyan, hindi sasayad dito sa palad ko. Dahil ang sinasabi ko, hindi ko kailangan ng pira. Hindi ko kailangan. Dahil unang-una, ako na nga ang gumastos eh. Diba? Dyan sa mga live ko, uulitin ko na naman. Napakaraming mga relo na mga binigyan ko. Napakaraming mga yung mga followers ko dati sa kwan pa, noong una pa, na nabigyan ko ng premyo at nagpalaro pa ako sa live ko nandyan sa YouTube channel ko. So ibig sabihin, saan ko kinuha yung pira na yan? Di natural doon sa mga negosyo ko, hindi dito sa kita sa YouTube ko. Kaya dito nga sinasabi ko rito, kapag ka mayroon man kikitain ang sinasabi nila dito sa YouTube nito, yan ay gagastusin ko rin para dito sa aking mga kababayan. Hindi kagaya ninyong mga politiko na wala kayong ibang inisip kundi ang pahirapan pag nakawan itong ating bayan at pahirapan itong mga mahihirap nating kababayan. Yan ang nasa utak ninyo. Yun ang totoo. Ganun kasimple yun. Butid-tid na lang kayo, hindi pa rin kayo tumitigil sa pagnanakaw. Sumusuka na yung bitukan nyo, nai-impetso na kayo, hindi pa rin kayo tumitigil. Kaya, ang sasabihin ko sa inyo, kayo mga politiko, hindi man lahat, mga politikong magnanakaw dito sa ating bayan at nagpapahirap dito sa ating mga kababayang tapos sa kabuhayan, mamatay na kayong lahat. Mapiste na kayong lahat. Upang sa ganun, hindi na maghihirap itong ating mga kababayang mahihirap dahil mga deadbull na kayo. Yun lang yun. So again, sa mga subscribers at mga followers ko, ipagpamanhin nyo na po kung naging magasbang na naman ang bunganga ko. Dahil nga po talagang hindi ko lang maiwasan ng hindi mag-init ang ulo dito sa mga ito. Kaya ipagpamanhin nyo na po. At kung hindi po ninyo ikabibigat ng inyong damdamin, paki like and share na rin po ito. Para sa ganun ay yung pong mga hindi pa nag-subscribe sa akin na gusto ring swertihin ay mag-subscribe na rin po para sama-sama kayong tayo lahat na swertihin. Maraming salamat po. Ganun lamang po yun. At sumainyo ang pagpapala ng Diyos. Yun lang po. Salamat po.